Isang mapagpalang araw sa bawat isa, ang aking pong isishare ay matatagpuan sa Proverbs 26:22. Sabi ng Bible, "The words of a talebearer are as wounds." Ang pamagat po ng aking isishare ay gossip awareness. So ayon po sa Bible, ang pagiging chismoso or chismosa ay isa po itong sugat, ang actually malalim na sugat ang nagiging effect po nito. Kaya nga sa panahon natin may mga nauusong mga salita, Marites, Marieta, Marisol, Marisa, Maris, Maribeth, Marie, Marina, Mariposa. Lahat pong ito ay tumutukoy lamang sa mga chismosa at extend na rin natin sa mga chismoso. Alam nyo, ang pagiging chismosa or chismoso, hindi po ito kaaya-aya sa paningin ng ating Diyos. In fact, meron akong isishare na tatlong area na sinisira po ng chismis. Una, gossip destroys companionship. Sinisira po nito ang relasyon ng magkaibigan, mag-asawa, no, ka-churchmate, at sino pang mga taong nagkakaroon ng connection sa ating buhay. Sabi nga ng Proverbs 16:28, sabi po ng second part ng verse, "Whisperer separateth chief friends." So pag ang isang tao po ay kahinaan niya ang pagiging isang chismoso or chismosa, makaka-affect po ito sa relasyon natin sa ibang tao. Kaya hindi po ito magandang practice. Pag pinagkatiwalaan ka ng isang tao, may nag-share sa'yo ng mga confidential issues, at pag ito ay chinismis mo sa ibang tao, nako, sigurado magkakaroon ng lamat, sugat ang relasyon mo dun sa taong nag-share sa'yo ng confidential issue. Kaya hindi yan kaaya-aya in the sight of God. Pangalawa, gossip destroys credibility. Napakapangit naman pag ang tingin sa iyo ng kapwa-tao mo, mukha ka ng bibig or chismoso at chismosa ka na, na-identify ka na, at wala nang taong magtitiwala sa iyo. Sabi nga ng Proverbs 11:13, "A talebearer revealeth secrets." Ang hirap kung ang credibility mo, talebearer ka na, chismoso ka na or chismosa ka, na pag dumating ka na, pag may nag-uusap, biglang maghihiwa-hiwalay sila kasi sa, "Oy, andyan na yung chismoso, andyan na yung chismosa." Nako, ang hirap po na sa pamamagitan ng mga kahinaan na ito, masisira yung ating credibility. Tandaan po natin bilang mga mananampalataya, kumbaga tayo po ay dapat makitaan ng magandang patotoo. Tayo po ay liwanag, di ba? "Let your light so shine before men." Pero pag ang nakikita na po sa atin yung ating kahinaan po na yan, na pagiging chismoso o chismosa, nako, sira po yung ating credibility. At huwag kang mag-expect na meron pang magtitiwala sa iyo na manghihingi ng payo. Maganda nga pong opportunity sana yan pag may manghihingi sa iyo ng payo. Maibahagi mo si Kristo, pero pag nasira ang iyong kredibilidad, huwag mo nang asahan na may magtitiwala pa sa iyo. Pangatlo po, mga kapatid, gossip destroys Christianity. Alam niyo ang masakit pa nito. Pag ikaw ay nasira, nakilala ka bilang chismoso or chismosa, pati ang iyong pananampalataya ay damay. Of course, bilang isang mananampalataya, dapat maging proud po tayo sa ating faith. Pero alam nyo, sabi nga ng aklat ng James chapter 1 verse 26, "If any man among you seem to be religious and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart," ano po mangyayari? "This man's religion is vain." Kaya nga po mga kapatid, pag hindi tayo marunong magpigil ng ating mga bibig, ng ating pong pag-share ng mga confidential information sa iba, mga kapatid, masisira po pati yung ating samahan, yung ating pananampalataya. Alam nyo, kumbaga tayo po, no, iningatan natin ng matagal ang ating patuto, pero pag nasira tayo sa isang pagkakamali lamang kagaya ng chismis, no, meron tayong nabitawan na information na hindi dapat at ito'y kumalat, nako, hindi lang po tayo, pati yung ating pananampalataya. Minsan may mga taong hindi nakakaunawa, iniisipin nila, nako, yung mga yan, sasabihin ko anong samahan, mga ano yan, chismosa. Nadadamay tuloy yung ating pananampalataya. At ang masakit nito, siyempre pag sinabi nating Christianity, andyan ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, di ba? Huwag nating gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Pero pag nasisira po ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga patotoo, nakakalungkot po yan. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid,
Kung tayo man po, nakita natin yung mga negative na Marites, Marisol, Mariposa, etc. Meron din pong positive. Sabi nga po, no, Marites, ano naman po yung positive, Mare? Testify ka sa kabutihan ni Lord. Kung meron man tayong dapat i-share na information sa ibang tao, ipakilala po natin ang kabutihan ng Panginoon, ang kaligtasan na ginawa niya sa atin. Sabi nga ng Psalm 66 verse 16, "Come and hear, all ye that fear God, and I will declare what He hath done for my soul." I-share po natin sa ibang tao yung ating mga patotoo, paano tayo naligtas. I-share po natin sa kanila ang mabuting balita ayon po sa banal na kasulatan. Mga kaibigan at mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless us.